are laborers together with God. We are God's husbandry. We are God's building. According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Sabay-sabay, 12 and 13. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, of what sort it is. Okay, saka na yung iba. Let's pray, Lord, namin salamat sa mga salita ni Lord, mag-aaralan namin, patuloy ng 1 Corinthians, we pray, na pumalugod sa amin, makita namin ang mga sarili din po, Lord, sa salamin ng salita, mga pagkatalo-talo dito na ma-aral namin kung paano din dito ni Paul at mga elders doon pa, ano, na gabayin niyo po Lord kami dahil kami po naman ay subject din Lord sa mga pasyos na katulad nila, sa may mayabang, minsan may ingitin, kung ano man yan. We pray kayo po mauna sa amin yung hapon, Panginoon, kayo po malalati. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. So sino matagal din nakapunta dito? Itong mga to. Buti nakabalik po kayo. Si Aliyah ba to? Bembem. Madi. Jaja. Si, nakita ko si Jacinth. Nasa Jacinth. Ayan. Sige, so makinig lang mga bata. Napaganda kasi to. Medyo malalim yung ating pinag-aaralan na. Last week ay medyo inano ko nga rin. Lalim, di ba? Espiritu ng tao, espiritu ng Diyos, wisdom ng Diyos. Hindi nyo maintindihan nyo kung kulit-kulit kayo dyan. Okay? So, kung gusto nyo balikan, I don't know, YouTube ba kayo? YouTube ba kayo? YouTube? Maglaki nyo na lang. Pwede nyo i-review dito. Anyway. So, title nito is The Carnal Christian. Okay? Mag-aralan muna natin yung word na carnal bago tayo magpatuloy dito. Kasi tatlo, apat beses na banggit yung word na carnal dito sa chapter na to lang. Ano yung sabihin ng carnal? Sino kumakain dito ng gulay? Lahat naman tayo dapat. Sino yung karne? O, siyempre, lahat din tayo, di ba? Kahit isda yan, karne yun. Ano yung sabihin ng karne ngayon? Ha? Pag sinabing karne, carnal. Kasi makalaman, no? Masama ba yung laman? Hindi naman. Diba? Tinutukoy dito yung ito lang tayo sa New Testament. Okay? Ah, ito yun. Example din natin. Para makita nyo. Ito, mga ilang taon na pinakabata dito? Okay, ilang taon ka na? 10. Ikaw, Justin? 10. Okay, alam nyo na to, diba? Alam nyo yung carnally minded. Natakil natin to ng mga ilang panahon. Okay? Tumayos ka na ko po. Ang isang ano dyan eh. Alam niyo yung carnal. Okay, hindi bastos to ah. Pero yung iba kasi ay pag mali nga yung gamit, alam niyo yung bastos? Alam niyo ba yung bastos? Oh. So may mga bagay na ginagalang, okay? Katulad niya, kaya ako yung lagi kong inasabihan, maraming bagay tayong galang. Yung salita ng Diyos, tahanan ng Diyos, kahit na lang taong isang tao nagsasalita, dahil galangin mo, di ba? Huwag mabarahin. Eh, lalo pa kung nag-aaral tayo salita ng Diyos. Okay? So, maraming bagay pa. Ano pa? Kunwari, yan, Stephen, ano, tulog. So, pag oras talaga ng tulog, hindi masama ang matulog. So, hindi natin babastusin yun, hindi natin ga, huy, gising, gising. Pero pag naging magulang ka, wala kang ano eh. Kung may maliit kang bata, wala kang oras ng tulog minsan. So, ginagalang natin yun, hindi natin binabastos. Sinong kabaligtaran nun, di ba? Ano pa? May mga bagay na pinipili tayo, hindi natin pwedeng ipilit. Okay? Mga personal preferences. Okay? So, again, iba naman yung kasalanan. Ano pa? So, yung religion, mamaya na yung religion.
Yung sinasabi nilang race, di ba? So, dito, may ano ba dito ang racist? Tinatawag mo, oy, negro, negro. Yan ang maganda dito, oy, kulot, kulot. Kanina pata si Jeff. Oy, negro, negro, gusto mo tawagin ka ng ganun? Bakit hindi? Pareho naman tayo maitim. Kasi nga, racist yun. Ibig sabihin yung mga maputi, feeling nila magaling na sila dahil lang maputi sila, di ba? Yung mga ganun din na, yung mga straight ang buhok, kala mo pagkulot ka, salot ka na agad, di ba? Hindi natin gusto yung mga Pilipino, mga unggoy, ganyan. Gusto nyo tawagin tayong ganun? May mga ganun. So, mali yun. Kasi yung race ng isang tao, sa grado din yan. Saan siya nang galing, di ba pwedeng pakialaman niya, huwag mo bastusin. Hindi yan. Ilang beses ko isasawa yan. Isa na lang, palabasin ko na lang kayo. Mga importante ito pinag-aaralan natin eh. Hindi natin makukuha ito ng patigil-tigil. Okay? So, ano pa ngayon yung dapat natin galangin? O, punta na tayo dito sa asa na ba ako rin na? Sa race. Religion, syempre. So, may pagpaniniwala ibang tao, kahit pamali yan, at least, galangin mo siya. Ako, ganun ginagawa natin. Pero, pag may mali talaga, ano, mapahamak na sila. Kaya tayo nag-preach dito, okay? So, yung iba may kilala akong ganun ginawa, munta siya sa Catholic Church, tapos nag-pumpa siya dun. Bastos naman yun, amen? Hindi natin ginagawa yun. Pansin nyo ba? Nag-ahamong ka na nun, di ba? May gumawa nun, sa mismo sa, dun, sa mismo sa, meron siyang placard, sabi yung nag-ganun siya, parang tinaas niya, Damaso. Balitaan niyo ba yun? Alimutan ko, basta parang ano yun eh. Pero mayabang yung dating niya, mali din naman. Amen? So alam natin, mali yung Catholic sa maraming bagay. Pero hindi natin babastusin yung tao, especially sa place nila, ng worship nila. Okay? So ganun din naman, itong topic natin, yung actually, hindi pa nga yung topic natin. Yung pinaka ano lang, ito, alam na alam ito kahit bata kayo, yung carnally nga, yung kabastusan sa katawan. Amen? So, yung lalaki, babae, di ba? Nagkasama yan. Alam nyo ba yun? Nagkakaroon ng anak. Hindi masama yun, tama? Pero maganda yung kaso, pag naging nabastos, ibig sabihin na dapat sa kanilang dalawa lang yun, tapos pinakita nila sa iba, tama ba yun? Doon na nagiging bastos yun, di ba? So, kaya yung mga babae, sabi ko lagi, para galangin kayo, galangin nyo rin sarili nyo. So, paano nga papakita yon? Magdamit ka ng maayos. Kumilos ka ng maayos. Eh, baka naman, sabagay mga bata, nakikita ko rin, eh, bata pa naman yan. Kaya tinuturuan ni Yesha, di ba? Nakapalda ka nga, gaganong-ganong ka naman. And then yun, huwag ganon, ha? Ito, alam nito ni ano eh. So, sa, ano natin, mga ano, balda. Pero, mahaba. Mga nakapalda ka nga, so maikli naman. So, nangyari, binabastos ka ngayon kasi ikaw din eh. Ngayon ka na po. Yung mga lalaki, ganun din. Nasalita naman. Okay, so, sagrado yan. So, isa sa mga kaya sabi dito, moreover, thou shalt not lie carnally with thy neighbor's wife to defile thyself. Makinig. Masabi, isa sa mga utos sa kanila, sa atin din, huwag kang hihiga ng car. Ibig sabihin lang nun, yun nga, bastos yun. Ibig, mag-asawa, dapat sila lang, di ba? Atindihan nyo ba yun? Asawa, asawang lalaki, sa babae, sila lang. Pag ang ginawa dito, kapitbahay. Tama ba yun? O, ngayon, alam nyo yan, di ba? Mga, hindi maganda yun. Ngayon, pagtatawa-tawa sila doon, sabi nyo, huwag nyo naman sitahin, pero at least sa utak nyo, masama yun, sa konsensya nyo, di ba? May asawa ka, tapos andiyan ka, ano, nagkamali ka lang ng pintuan. Ganon. Mga lalaki, pag ganyan, tawanan eh. So, hindi tama yun, di ba? May sira pamilya nyo yun, tapos mag-aaway, mag-asawa. So, kaya sabi dito, to defile thyself with her. Sa Tagalog, pag ikaw daw ay hindi mo asawa, na ipagsiping ka, alam nyo na yun, madumi raw yun. Defiled. Okay? So, naintindihan nyo na yung karnal. Naintindihan nyo na? Okay. So, again, di masama yung mag-asawa. Pero pag wala sa panahon, wala sa tamang tao, di ba? Bata ka pa, gusto mo na mag-asawa, mali. Hindi pa kayo kasal, mali din.
So at least naintindihan nyo na yun. Pupunta kayo tayo sa ating topic. Then, kumunta tayo sa ibang ano, no, verse. Sa Romans 7, pinag-aaralan natin kung ano yung carnal Christian muna. Okay? Kasi po, maniwala kayo sa hindi, may mga Kristiyano nagtuturo din na wala daw carnal Christian. Ibig sabihin, wala daw Kristiyanong bastos, wala daw mahina, wala daw, lahat ng Kristiyano, banal. Tama ba yun? Sana, ganun, pero hindi totoo yun. Okay? Ano ba katotohanan? Ang isang Kristiyano, kunwari, sa isang taon na to, carnal ka ng 10 araw, banal ka ng ibang araw, okay na rin. Kaso, naiging carnal ka pa rin from time to time. Hindi na carnal ngayon, hindi lang basta siya, ibig sabihin nito, mahina, mas gusto mong mag, katulad niyan, may worship ngayon, alam nyo naman yon. Diba? Ngayon tayong service, mag-aaral tayong salita ng Diyos. So, iba sa inyo, andito na, natutulog. Carnal din yun, pag sinabing carnal, ibig sabihin mahina, diba? Labanan mo yung antok mo. Kasi dapat kang makinig. Tama? So, pag nanghina ka, carnal ka, yun ibig sabihin natin carnal. Sinunod mo yung sarap matulog. O, dito na lang sa bahay. Himas-himas ng ano mo, ano ba niya. Sarap matulog, di ba? Eh, lahat naman tayo gusto natin magpahinga eh. Pero pag sobrang hina mo, carnal ang tawag doon. So, ganun din yung kanina nabanggit natin. Ganun din dito, madaldal. Carnal din. Di ba? So, pero kahit Kristiyano ka, pwede ka maging carnal, pero umalis ka doon. Pilitin mo, labanan mo yung kahinaan mo. So, ano ba yung mga kahinaan ng tao? Hindi tayo matapos dito pag binanggit natin isa-isa. Katulad ng kanina, may asawa, mali yun. Kahinaan din ang tawag doon. Pero mali yun. Tamad, katamaran, daldalan. Kanina, sa mananamit ng babae, ganun din yun. Sinabi sa inyo, yung babae, maganda, palda, mahaba. Pag medyo iniksian mo, nanghina ka nun. Ibig sabihin, ang buhok, lalaki, dapat, maiksi. Eh, mukhang cool na cool yung BTS eh. Kung ano man yun, mukhang bakla yun eh. Kaya lagi sinasabi yung ganun. No? Ginaya mo, karnal ka nun, ibig sabihin. By the way, ligtas na ba kayo? Okay, ano naman? So, yung mga kakarnalan, yung mga panghihina. Intindihan nyo? So, pwede ka maging Kristiyano. Patulad dito, ano nagsabi nito? Si Paul. Kristiyano ba si Paul? Eh, siya nga yung pinaka-apostol ng mga Gentiles eh. Siyempre. Preacher siya and everything. Ito yung sabi niya. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Pag sinabi, isa pang meaning yan, yung laman nga, ibig sabihin, nasa laman. So, pag kinumpara sa spiritual, hindi nakikita, hindi nahahawakan. So, yung carnal, baliktad, nahahawakan, sabi ko na yun, nakikita. Okay, ito yung carnal na laman. Again, hindi masama to, pero pag ito yung nasusunod, pangit. Okay? So, si Paul ulit, verse 8, chapter 8, sabi dito, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. So, again, pinag-compare, contrast yung spiritual tsaka yung carnal. So, anong maganda? Spiritual o carnal? Spiritual. Siyempre, spirit. Wala kasi kay last Thursday. So, yung pinag-usapan natin, di ba? Spirit ng Diyos, nakikipag-usap sa spirito ng tao, na mga ligtas. Yung katawan natin, yan, nakikipag-ugnaya dyan sa kakulitan, sa laman, sa pagkain, hindi masama yung pagkain, pero pag sobra, masama na naman. So, sino susundin mo yung katawan mo, yung spirito mo? Dapat ganun, spirito. Kaya sabi niya, pag ikaw daw, utak mo, karnal. Yun daw ay kamatayan. Ibig sabihin nito, yun ang dadaling ka nun doon. Maraming symbolism kasi ang kamatayan. Ibig sabihin lang niya, pwede kang mamatay ng maaga. Ito, mga loko-loko, pag loko-loko ka, alam niyo, pwede kang mamatay ng maaga. Madami. Sinasabi sa Proverbs, maiksi ang buhay ng mga taong, so bang mahaba buhay mo, Prince? So mahabang buhay? Mahabang buhay na maayos. Diba? Diba, mahabang buhay, hindi naman maayos na buhay, pangit din, diba? So karamihan tayo, gusto natin maayos ang buhay natin. Pag maayos ang buhay natin, gusto natin mahabang buhay. Amen? Lalo pag may mga anak ka, mahal yung anak mo, gusto mo mapabuti sila, gusto mo magkaapo. O syempre, gusto mo mahaba buhay mo. Okay?
So, pero pag carnal ka daw, pwedeng maging, ano yan, sanhin ng kamatayan mo, or sanhin ng death ng iba, pwedeng ganun din. Magit ko sa inyo yun, yung mga, yan, mag-asawa ko to, pumatan sa kapitbahay, ano sa palagay niyo mangyayari doon? Patayan yun. Amen? Kayo nga lang, boyfriend, girlfriend pa lang, selos-selos na kayo, di ba? Ay, hindi ko minsan sa inyo na, ano, kakamot na lang ako eh. Bata pa to, selos-selos na. Oh, suntukan na yun, di ba? Pag ganun, okay kung ikabatay mo yun. So, kaya huwag kang karnal. Spiritual ka dapat, spiritual-minded. Anyway, hindi ko na, ito, because the carnal mind is enmity against God, for it's not subject to the law of God, neither indeed can be. So, pag karnal ka daw, kalaban ka ng Diyos. Nakita niyo ba yan? Pagkarnal kayo, pero sino, lahat nagkakasala. Oo nga, lahat nagkakasala, pero labanan mo. Kung ngayon, karnal ka, bukas, karnal ka ulit. Kung kanina, hindi ka nakikinig, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakikinig. O syempre, baguhin mo na. Kaya pwede naman natin, kaya naman natin baguhin, di ba? Eh, basta, paano yung nag-asawa rin ng iba? Karnal yun. Di ba? Masama talaga yun. So, marami ka ng consequence ng kasalanan na yun. Pero pwede ka pa rin magtino. Men, pero maraming ano, consequence na may mahirap na ibalik. Okay, so dito na tayo sa 1 Corinthians. Kaya ibig sabihin lang dito kanina, tayo sa ating chapter. By the way, yung ano nga, context ulit natin ha, 1 Corinthians, nag-umpisa yan sa mga nag-aaway-aaway. Okay, may nag-aaway, mga Kristiyano to, nag-aaway-aaway. Eh, di ba yun? Nag-aaway-away na nga eh, nung hindi. Pwede ba yun? Nag-aaway ang Kristiyano? Posible ba may mga Kristiyano nag-aaway? Hindi dapat. Pero, meron ba wala? Meron. Ito nga, sinisita nga niya. So, hindi dapat tayo ganun. Pero meron. So, gagawin ni Paul ngayon. Siya yung parang mentor nila dito. So, ginawa niya, pinagalitan niya, tinuruan niya ng tama. Okay? At ang isa sa ginawa niya, sa chapter 2, binalik sila sa Panginoong Jesus. Okay? Si Jesus, nag-sacrifice siya para sa inyo. Siguro sa mga sermon sa inyo, ginagawa rin yan eh. Kunwari, pinag-aaral kayo, di ba? Madalas yan sa mga, sa pamilya. Kunwari, si Aliyah, pinag-aaral ng magulang niya, di ba? Sabihin nyo, mag-aaral ka naman. O, sige po. Pag hindi ka nag-aaral, anong gagawin sa'yo magulang mo? Nagtatrabaho ko para mapag-aral ka lang. So, ganun nyo madalas, di ba? Kasi sakripisyo niya, dapat pahalagaan mo. At sa halip na bilhin niya na lang ng damit, yung gamit, ay yung pera niya, hindi nyo ba? Alam niyo yung pera? O, yung magulang nyo, may pera. So, pag-aaralin kayo. Okay, buti nga kayo, libre kayo, di ba? Kami, hindi. Anyway, nibili kayo ng mga pangparal nyo, di ba? So, pwedeng gawin ng magulang nyo, sa kanila na lang yun. Pambili na lang ng cellphone, damit nilang maganda, di ba? Pero pag nag-sacrifice sila sa inyo, ano yung sabihin nun? Mahal kayo nila at pahalagahan nyo yun. Di ba? Pag sinabi pahalagahan, yung sabihin, sayang naman si nanay. Pwede palang bumili ng maganda sa para sa bago. Tayo na lang yung binili. Okay, so yung sabi ni Paul dito, ang Panginoon nag-sacrifice para sa inyo. Tapos kayo mag-aaway-aaway lang kayo. Tama ba yun? Kaya kaasal naman yun, di ba? Kaya ako, sa mga anak ko din, yung nag-aaway yan, naaasal ako. Kasi hindi nyo naman kailangan mag-aaway una. Pangalawa, hindi talaga dapat. So, ganun ginagawa ni, ano dito, ni Paul. So, tinuturo niya sa kanila ang Panginoon. Siya naman dapat ang ating kinikilala, ang pinupuri. Huwag na tayo mag-away-away. Kaya niyo yun? Siya nag-sacrificio. Wala kahit sino mo, walang dapat magmayabang sa atin. So, kapon, eh, nasa ano ako ng mga pastol. Medyo bago ako doon. Pero dati nakakasama na ako sa ibang ganun. Iba rin. Ako, kaya nakaganyan lang ako eh. Nakikiramdam lang ako eh. Kasi tao pa rin yan. Yung iba dyan, pataasan din. Oh. Kaya, okay, so pwede ba maging karnal? Mga karnal, makinig kayo. Pwede ba maging karnal ang tao, ang Kristiyano? Pwede, pero kailangan baguhin. So ito,
Kinakausap niya, tinawag niya ni Paul sila, Karnal, huy! Karnal! Kasi away-away kayo eh. Sabi niya, no? But I, brethren, could not speak unto you as to spiritual, but as unto carnal. Hindi ko pwede kayong kausapin. Katulad ito ngayon, nag-upish ako ng mga Bible sa inyo. Minsan, nahirap ako kasi hindi ko alam kung katulad ni Jeb, tulog na naman. Oh. So, parang pag nakatingin ako dito, nag-preach ako, gustong ganahan kayo, ginaganahan ako. Pag nakikita ko dito, tulog. Ba't ka pa pumunta dito? Doon ka matulog sa bahay nyo, di ba? Galit ba kayo pag ginigising ko kayo? Akong dapat maasar eh, di ba? Pag maingay kayo dyan, tutulog kayo dyan, nagdadaldalan kayo dyan, o sino dapat maasar? Hindi naman ako pare. Yung pare, alam mo, sanay sila sa ganyan eh. Tagal namin Catholic, di ba? Dadaldalan dito yung pare. Tuloy-tuloy lang yun. Kasi wala rin naman sense yung sinasabi niya eh. Okay lang sa akin, hindi. Amen? Amen. Yan, yung mga batang-bata, okay lang yan. Pero yung mga malaki na, makinig, okay? So, ganito yun. So, yun yung sabi dito, even as unto babes. Yung pinakabata dito, sino? Ilang taon si Ryzen? 5 ka na. So, si Kailin, 3 pa lang pala. No? So, pwede ko bang kausapin si, ganari, si Ryzen. Ryzen, basa ka ng Bible, ha? Soul winning tayo, ha? Ryzen. Oh, sige. Ba't di ka nakikinig? So, iba yung expectation ko sa bata, di ba? Pag na, si Brother James, kaya si Rain, na-expect ko, pag sinabi maaga sa church, maaga, di ba? Si Ryzen, daladala lang ng ate niya yan. Ngayon kayo, mga independent na rin kayo eh. Yung magulang nyo dapat nagdadala sa inyo sa church, di ba? Aso hindi. So, salamat, nandito kayo. Pero, kayo na yung mag-ano sa inyo sarili nyo, mag-manage ng sarili nyo, ha? Hindi na yung kailangan sabihan. Di ba? Yung mga kasama nyo, nakasapatos kayo, nakasinelas. Ayun ko sinasabi sa inyo, di ba? Ano bibili ng suka eh? Ano bang bibili nyo? Anong pinuntahan nyo dito? Di ba? Nakita nyo naman, nakaporma tayo, di ba? Doon pa lang eh. Kaya sabi dito, parang kausapin ko, tuturuan ko kayo. Paano kayo tuturuan eh? Yung simpleng bagay, hindi nyo kayang intindihin. So, ganun daw yung mga bata. Okay? So, ang bata, mahirap kausap. Pero, chinatsaga pa rin. Kaya sinabi dito, kung sino dito ang uminom pa ng gatas, di mo ay dede. Imagine mo si Joshua, di mo ay dede. Di mo ay dede ka pa ba? Bakit hindi? Masarap yun, ha? Ha? Masarap yun, dede. Ba't di ka dumedede? Ikaw pa, may. Medede ka pa, inaagaw mo si, ano, ayeng. Bakit? Kasi, malaki ka na eh. Yung baby, wala pang ngipin niya. Kung meron mga maliit pa, di ba, konti. Sa kanya, dede-dede lang. Tapos lalagyan mo lang yan ng maliliit na pagkain. Kasi, pag, o ito, mabibilaw ka niyan. Matay yan, di ba? Pero ikaw, laki na ng ngipin mo. Laki ng bagang mo. Tapos, mami, maglalaro ka pa, di ba? Ang kailangan mo pagkain, ano? Medyo, karne, di ba? Karne, gulay. Ano sa din sa atin, karne. So, ano ngayon yung karne? Itong tinutukoy dito, yung salita ng Diyos. Okay? So, kaya, yung malalalim daw, dun yan sa mga matagal ng Kristiyano. Yung sa mga bata pa lang, kaya ang ginagawa ko eh, sama-sama tayo dito, ginagawa ko. Diba? Nakakita nyo ba yung chef na ano, nagpapalabas? Tapos, tatapunin sa saluhin. Gagawin ko sa inyo, ginagawa ko sa inyo, parang makinabang naman kayo. So, yung mga matatanda na Kristiyano, alam na nila yan eh. Kasi ko, ino-observe na lang nila kung paano ko dinideliver yung message, diba? Pero kayong mga bata, kailangan pa kayong paluin minsan, di ba? O ito, gatas. Eh, gusto ko rin ng ano, si Shana, gano'n. Minsan, gusto niya, inaabot niya yung karne. Hindi naman niya, babubulatihin yan.
Kaya ano, 'di ba? Mabibilawan. So ginagawa actually nito. Para sila actually ginagawa ni Paul dito, pinapahiya sila, kaya tulad niya, minsan pinapahiya ako kayo, 'di ba? Kasi tanda mo na, ilang beses ko sinabi sa iyo, maaga sa church, maayos ang damit, maayos ang kilos, walang matutulog. O ilang beses sasabihin sa iyo. So ngayon, basta pinapahiya mo naman ako, dapat alam mo na 'yan eh. Amen? Pansinin nyo, bakit yung iba pinapaya, iba hindi. Kasi iba, marunong sumunod. Or at least, hindi mapusok. Diba? So, alam na ilalagay yung sarili niya, hindi yung alam mo na, mayabang. Okay? Kaya sabi dito, gusto ko na kayong pakainin ng karne. Gusto nyo ng karne? Gusto ko rin kayong pakainin, kaso hindi nyo kaya. Diba? Sino sa inyo yung ganyan? Yung misa pinipigilan. Eh si Peter, misa gusto na sumama sa All Winning. Gusto magbike sa malayo. Kaya mo ba? Masagasaan ka. Diba? Ano pa? Yan. Gusto nyo magsarili na. Gusto ko si Ryzen. Gusto ko tumakbo sa ano? Kalsada. Papayagan ba siya ng nanay niya? Siyempre hindi. Unless may gabay. Diba? So kayo din. Gusto ko magpakulay ng buhok. Yan ang problema kapag hindi kayo ginagabayan, di ba? Kaya kung matalino kayo, hindi kayo ginagabayan, magpagabay kayo sa ibang. Kaya maggabay sa inyo. Okay? Hindi nyo, mga bata. Amen. Eh, basta yung ano ko, yung magulang ko, sila ulo eh. Ikaw, isa ka pa. Huwag na. Amen? So yan, so medyo lalim na tayo. Gusto tayo sa inyo eh. So, sinong gusto nang maayos kayong tatuin? Mas to, tinatrato mo naman akong bata eh. Isip bata ka eh. Mag-mature ka, para tatuin ka din, matured. Di ba? Ganun yun. Pag hindi mo pa kaya, hindi ibibigay sa'yo. So, sabi daw, for ye are yet carnal, for whereas there's among you envy and strife and division, and are ye not carnal and walk as men? So again, mga Kristiyano to, hindi na to mga bata. Mga matatanda na to, pero expectation sa kanila, dahil Kristiyano sila, adult na sila, hindi sila parang bata na nag-aaway. Eh, gusto ko rin ang laruan. Nag-aaway na yan. Eh, pwede naman mamaya, iiwanan naman nun ng isa. Hindi saka ka maglaro, di ba? So, ganun yung mga bata. Ganun din yung mga batang Kristiyano. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Isa sa mga ginagawa nila, nag-aaway. Kailangan mo mag-aaway? May panahon ba na dapat mag-aaway tayo? Hello? Pag mali talaga. Pero yung away na ganito, eh, mas magaling ako. Mas magaling ako sa ganyan. Meron ba? Share ko na rin sa inyo, no? So yun nga, kahapon, isang mga napag-usapan doon. Ang dami kasi namatay na pasto. So ang inisip nila, sinong papalit? Diba? Pabakuna eh. Hindi ko alam, pero iba, matanda na rin naman. Pero still, sinong papalit? Yun ang problema ng church na ano, minsan, diba? Maayos naman yung church nyo, iba doon, okay na nga eh. Walang nahandang papalit. Yung isa, gusto yung anak. Kaso medyo, ano daw, mahina. Mag-iisang anak. Siyempre, spoiled yun. Hindi naman lagi, ha? Pero, ang hirap nung gano'n, no? Ilang kapatid mo, Harvey? Ilang kapatid mo? O mas babata? Mas batang kapatid? Ilang kapatid mo? Isa na lang. Kapatid mo ba si Irish? Okay. Harry, di ba? Harvey, Harry. O, ito rin. So, mapagkakatiwala nga na ba, Harvey? Mapagkakatiwala nga na pag iniwan sa'yo yung kapatid mo, hindi mapapahamak. O, yun, dapat mong gawin, di ba? So, ganun daw tayo. Pag karnal tayo, nakikipag-away ka pa, bandang huli. Pag nakikipag-away ka, mayroon bang na-accomplish na maganda? Siyempre, wala. Katulad nyo, ganda yung ating case in point, di ba? Yung ating games. Alala nyo pa?
DM. Okay, para pataasan. Nandito ka ba nun? Ba't wala ka nun? So, sige, simple lang yun eh. May scotch tape, may ano. Kasi ang gusto lang pataasan sa limited time. Pag nag-away pa kayo niyan, hindi kayo mananalo. Simple lang yan eh. So pag nagkaisa kayo, eh siya na yung leader. So okay na yon. Sa church, ganun din yun. Kaya nagkakaproblema. Lahat gusto, pastol sila. Pwede ba yun? Pati babae, gusto, pastol sila. Ang gulo nun. So, kaya yun, yung tinag-asama, sino mang papastol dito? Hirap pag hindi nahanda. Kasi minsan, yung mga pastol, hindi, ayaw ko, siguro. Yun nga, kaya napag-usapan namin ni Bud eh. Mayaman eh. Puro pera nga pinag-usapan eh. Hindi yung masama yung kung maayos. Kaso, doon na yung mata ng tao sa property. So, hindi nahanda. So, salip na sa soul winning, mag-focus. Sa doctrine, mag-focus. Puro pera na yung nag-usapan. Hindi na pinag-usapan. Sino ba dyan yung ano? Yung talagang matured, natatayo. Hindi na pinag-usapan yun. Basta yung anak. Ano yan? Kingdom? Ayaw nga ng Diyos yung ganong design eh. Ito mga to, alam nyo na yun. Oh, hindi pa. Okay? So, ganon yung mga karnal. Iniisip, puro salaman. Kasi nga lang, masarap yung easy-easy ka na lang, di ba? So, pagpasto, hindi iniisip mo dapat. Anyway, so kaya sabi dito, for one say, so binalik po yung naalala niyo yung chapter 1. Ito rin yung kwento. May faction-faction sila. Katulad nung mga dito, mga men dito, kunwari lang, ha? Iba dito, gusto kay Brother James. Iba, gusto kay DM. Yeah. So, nag-away. Eh, mas magaling si Brad. Ah, hindi, mas magaling. Nangyayari yun, lalo pag marami na kayo. Okay? So, karnal yun. Isa yun sa mga example ng karnality. Bukos na nabanggit natin kanina. Yung pag-away-away, karnal yan. So, nitindihan nyo ba? May karnal bang Kristiyano? Madami. Yung malungkot eh. Marami. Well, ni dapat. Okay? So, ito. Mag-shift si Paul dito. Paano niya papaliwanag? Sa chapter 2, pinaliwanag niya si Jesus. Siya yung pinakamataas. Nagsakripisyo siya. Gayahin natin siya. Hindi tayong ano, pataasan. Si Jesus nagpangababa, tapos tayo pataasan. So, dito naman ngayon, ano muna tayo? Mga ano tayo? Mga plantito muna tayo. Plantita. Alam niyo yan? Mahilig sa tanim. Okay, so sabi dito, nagbigay siya illustration, sabi dyan, sino ba si Paul? Sabi natin, magaling ko na si Brother James, ang galing. Sino ba si James? So what? Diba? And who is Apollos? Ito magaling din. Sino ba yan? Oh, magaling. Sino ba siya? Sino siya para ating guluhin yung ating church? Para magkagulo-gulo tayo. Wala siya. Wala siyang sino man siya. Wala siyang ganong personality or something. Wala siyang ganong authority at wala siyang ganong cause or wala siyang ganong dahilan. Dahil lang magaling siya na hati-hatiin tayo. Intindihan? Eh sabi to, but ministers by whom ye believe. Okay? Ibig sabihin ng tagapaglingkod, minister. Ibig sabihin, mataas ba yung sinong mataas? Yung boss o yung tagasunod. Eh, syempre, boss, tama yun. Pag sinabi niya, yun sundin natin. Kaso, kinukontas ni Paul dito, pagdating daw sa mga lingkod ng Diyos, yes, sila yung authority, pero sinabi dito, binaba niya sarili niya. Eh, tagapaglingkod lang din naman kami. Kaya medyo mataas na kami, may kailangan kaming gampanan na role. Kaya parang sa bahay na naman. Sino mataas? Lalaki o babae? Lalaki dapat ang authority. Pero, another way of thinking about it, eh, ginawa ka babae, alam ka namang, ibig sabihin, hindi pataas sa Diyos kasi mataas. Hindi rin. Nilagay ka dyan, may gagampanan kang role at gampanan mo yon. So, pare-pareho tayong minister ng Diyos, gawin na lang natin dapat ating gawin. Maniwala kayo kahit sa mga company, ganun yan. Pag nagpataasan na, narisira. Simpleng bagay, hindi magawa dahil sa payabangan. Amen? Kaya sabi dyan, but ministers by whom you believe? So especially sa church.
Kaya lang naman naglilingkod yung mga lingkod ng Diyos para manampalataya yung mga tao. Yun na yun. Napaka ano ba nun? Napaka... Uy, galing! Ano ba yun? So, hindi naman. Kasi nga, minister nga lang. Inutusan lang ng Diyos. Sumunod. Even as the Lord gave unto every man. Kasi sabi niyo, binigyan lang naman. Eh, kung magaling magsalita si Brad, eh, binigay lang sa kanya ng Diyos yun eh. Eh, wala si Pastor Ace. Bira ng lilibre si Brother James. Binigyan ako ng sapatos eh. Mas magaling si Brother James, di ba? Eh, binigay sa kanya ng Diyos yun eh. Pastor, walang natira eh. O, ano yan? O, salamat. Pero bigay ng Diyos yun. Hindi nyo ba yun? So, huwag kayo, ha, Brother James, talaga. Wala akong pakailang may pastor. Ito, nagbigay sa akin ng sapatos eh. Di ba? Huwag ganun. Ang Diyos lang lahat na nagbigay. Ang Diyos lang nag-utos. Tayo sunod lang. Amen? So, walang pataasan dapat sa church. So, neither. O, ito, bulag tayo sa plants. Okay, sino magaling? Yung nagtanim o yung nagdilig? Magaling yung nagtanim, di ba? Bakit? Alam mo ba yung mga halaman? Minsan, nabanggit ko sa inyo kanina dito eh. Yung wall namin dyan, hindi ko tinaniman yan, tumubo yung ano eh. O magaling ba yung nagtanim? Wala nga nagtanim eh. Wala rin nagdilig, hindi ko dinidilig yun kasi nga, hindi naman siya. So minsan ang Diyos na nagpapatubo dyan, wala kang karapatan magyabang. Amen? So ngayon sa case ng church, sino ba yung ano ba yung mga halaman? Sino ba yung mga halaman dito? Yung mga members, especially mga bago. Mare, si Pamela, galing ni Pamela. Sino ba nagturo dyan? Ay, si Mamea, kasi pinagawa niya ng module. Di rin, baka yung magulang niya, tinuruan din talaga siya. Or, pinanganak, magaling na. Magaling ka ba? Hindi masabi. Kaya huwag kang mayabang. Huwag kang karnal. Eh sabi dito, magaling yung nagtanim, okay? Magaling din yung nagdilig, pero bali wala sila pareho. Kasi ang Diyos ang nagpapatubo. Nabanggit nyo kanina, di ba? Yung aking halaman. Okay? Bumili ako ng buto. Sabi sa YouTube, basta may tubig yan, may lupa, tutubo yan. Hindi ko alam ba't di tumubo. Wala, ang Diyos nagpapatubo. Amen? Amen. So, ganun din, may binili akong dalawa, halaman. Parehong presyo, pareho ng tubig, pareho ng ano, yung isa namatay, yung isa hindi. Hindi ko alam, wala akong idea kung bakit. Oh, pareho lang naman sila, magkaiba lang ng kulay eh. Ito mga dyan, dahil yung tinatanim dyan, di ba? O, sino magaling? Harvey? Yung nagtanim, yung nag... O, yung nag ano, nagdilig. Hindi nga dinidiligan yun eh. Ang Diyos ang magaling. Oo. So, ganyan sa halaman, ganyan din lalo sa church. Amen? Andaan nyo yan. Ay, si pastor pinakamagaling. Siya yung pastor eh. Pero maraming nasira dahil sa pastor. Maraming napabuti dahil sa hindi pastor, sa member lang. Babasahin nyo yung ano ba yung, ano yung Sardis yun eh, sa Revelation. Yung church sila patay na, pero may mga matinupang member. O, paano nangyari yun? E, yun nga, kasi minsan yung iba is, hiwa-iwalay tayo ng role, yung iba nagpapagal, yung iba nagtatapat, yung iba hindi na. So, walang magaling dyan kundi ang Diyos. Amen? Ah, ito pa. Now he that planted and watered it are one. Ibig sabihin, nagkakaisa yan. Kasi nga, kaya nagtanim, kailangan ng halaman. Eh, ba't di siya nagtanim? Ba't nagdidilig lang siya? Eh, hindi niya role yun eh. Diba? So, sa church, ganun din. Minsan, dati ako, nagturo na ako. Ngayon, ibang pastor naman ang style. Sabi niya, ako nag-preach dito, kayo na mag-soul winning. Hindi naman ako agree doon. Amen? Unless, siguro, lahat kayo soul winner na. Pwede yun. Kaso, hindi naman nangyayari yun. Tsaka, gusto ko rin mag-soul winning. Amen? Okay, so gawin lang natin yung dapat natin gawin. Walang yabangan. At sabi dito, and every man shall receive his own reward. Yun yun. Kaya huwag kang maingit sa pastor. Yung mga babae, hindi pastor. Kanya-kanya reward dyan. Amen?
Eh kung mabida nga siya dyan, wala naman siyang ginawa sa ibang bagay niya, sa ibang bagay ng buhay niya, talo pa rin siya. Maglingkod ka lang kung nasaan ka ngayon. Amen? Mga bata, kailangan niyo palang gawin, makinig, makinig, mag-aral, makinig, sumunod. Pag laki-laki nyo, iba na. Ang hirap na, wala na magsasabi sa inyo, anong gagawin ko? Anong gagawin ko next? Ay, lolo ko na ako, ganun ba yun? Hindi, sa Diyos ka magtanong. Nahirap din yun, di madali. Minsan, mas gusto mo, may nag-uuto sa iyo eh. Pag ikaw na nag-iisip, mahirap. Okay? Nine, last na to. Kasi malalim pa tong ten eh. Ito na, sabi niya, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's calling. So, from plantita, dito naman tayo sa building. Mason naman, mason. So, nakikita niya yung ano, kasi kinukumpara lang naman tayo. So, sino daw yung mga nagtatanim? Siyempre, mga preacher. Okay? So, sino daw yung dinidiligan? Dinidiligan? Tanim? Sino yun? Yung mga batang Kristiyano, di ba? Katulad itong mga ito, mabata pa nito. So, parang dinidiligan lang natin sila, tinataniman. Wala pa tayong iaasahan na mag-soul winning yan. Di ba? Diligan lang, diligan, diligan. Kasi sila yung halaman, sila din yung building. Nakakita ka ba ng building na saglit lang? Na siya yung gumawa ng bakal, siya yung nagsemento, siya yung nag... Meron mang ganon? Yung maliliit na bahay siguro. Pero yung malaking bahay, kanya-kanya yan. May architect, engineer. O, oh, ito na. Ito ang plano. Sila, bibili na lang. Tatayo na lang. Iba, simento lang. Iba, pintura. Kung sino yung ganun sa church, kayo yun, tayo yun. Pag tayo na turuan ng maayos, magiging maayos tayo yung church. Amen? Hindi katulad do iba na after how many years, mag-hiwa-hiwalay na, bandang huli, nagkakalat na, nag-CCF na, iba na yung doktrina, hindi tayo ganun dapat. Amen? Kung maayos tayo, matibay tayo. Matibay tayo hanggang dumating ang Panginoon, dito pa rin yung church. Kahit patay na yung basto, patay na yung si Brad, patay... Itong mga bago naman, kayo naman yung church ngayon. Amen? Ganun pa rin gagawin nyo. Soul winning, turo. Hindi matatapos yan eh. Amen? So, pinaka ano lang nito, karnal daw tayo, karnal kayo, huwag kayo maging karnal. Mag-spiritual tayo, lalago tayo, para ang pangit naman sa isang una, gagawa ng building, lahat beginner. Gusto nyo yun? Kahit sa ang trabaho, dapat may mga senior-senior yan, magaling, tas okay lang may mga beginner. Amen? Para sila naman yung natututo, next time sila naman yung tuturo. Okay? May tanong ba? Ang mga to, kulang talaga sa ano pa eh. Hindi ba kayang ano lang? Hindi na kayo bata eh. Kaya niya, special lalaki kayo. Mag-focus kayo. Matuto kayo mag-focus. Mas marami kayong maintindihan pag naka-focus kayo. Amen? Wala eh. Amen? Wala pa rin. Intindihan ba? Lalaro ka nga dyan ng kamay mo eh. Kayo, naintindihan ba? Kayo, salamat dito si Jaja. Welcome kayo kung matino kayo ha. Pag hindi, hindi. So, pray natin si Sandy. Hindi siya mahadlangan sa Sunday. Amen? Umaga ang baptism. Malilate ha. Ang dala ng ang palit. Ano pa? Si Jaja, amusta? Kasi ate mo, amusta? Mama mo? Papa mo? Okay. Kailan kaya alis? Irish. Sa Pasko, kasama mo to? Kasama kayo sa probinsya? Ingat kayo ha. Sino ka pa bakuna? Natuloy ka ba? Okay, very good. Isikil, may higa. Okay, magpabakuna. Ayan, sinasabi ko na sa inyo. Gusto niyo, wala akong magagawa. Nagawa ba?
Hindi na kayo nagkaanak, huwag na kayo nakomatos kayo, wala sis yan. Amen? Mamalaya naman kayo, siyempre. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mga salita ni Lord. Medyo simple lang kami ngayon. Medyo pwedeng kumpara sa mga bata, Panginoon, ang attitude ng mga adults. Minsan yabangan din, minsan ay pataasan. So I pray, Panginoon, especially mga bata pala, maging matalino sila kung alam nila na ganun pala mga adults minsan. Alamin nila, Panginoon, kung paano nila nilalayo yung sarili nila sa ganung klase ng attitude na tumanda, na parang walang pinagkatandaan. Ang attitude, Panginoon, ay ganun din. Hindi nag-i-improve. So I pray, maging matalino sila, Panginoon. Makita nila na it's better, Panginoon, na magtiwala lang sa inyo. Minsan, madaming time, Panginoon, kailangan na magbigay. Kami yung mapapahamak, bata pagbigyan na lang namin yung mga hindi naman sila apat, hindi naman sila maayos sa inyo. So I pray na mga wala rin dito ngayon, Lord, nawa makabalik pa sila. Sila po'y patnubahin nyo rin. But especially yung mga dito, Lord, umaasa kami ng pagpapala sa inyo, Lord, rewards. At especially katalinuhan. So, pag mga nag-focus talaga pag nag-aaral kami. So, kayo po mga malaga sa amin, sa aming mga upcoming activities next week, baptism, Lord's Supper, Panginoon, maging pagpapala sa bawat isa. Kayo po malalati. At ganoon din po sa 19, Panginoon, may konting kasiyahan. At kayo pa rin po malalati sa aming mga message, sa aming mga services. Lalo nyo na po si Pastor Lito, Lord, sa kanya sakit. At yung mga kapastoran, yung mga kaibigan, Panginoon, na sama-sama, Lord, kayo maglilingkod sa inyo, tapat, at kayong focus namin, soul winning at doktrina. So, yun lang. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.